Bago tayo magsimula, lahat tayo muko ang manalangin. Mabaging aming dakilang Amang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Sa pamitan ng inyong banal na salita, naunan po namin na lahat ng aming kasalanan ay tinubos na pala sa pamitan ng inyong pagtanang ng banal na dugo. Dahil sa inyong dakilang sakripisyo sa cross at pagtsatsaga para sa amin, kami po ay naligtas ng lubos mula sa walang hanggang pagtrusa. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong maluwating iglesia. Kaya po gabayan niyo po kami sa oras na ito upang maunawaan ang inyong banal na salita ng mas maigi at upang sundin ang inyong kalooban sa pamitan ng aming buhay. Nakikita po namin na yung maraming tanda ng katapusan ng panahon ay matutupad sa harapan po namin. Kaya po, tulungan niyo po kami upang may bahagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. So, nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay po, buksan po natin ang Biblia. Unang Timoteo chapter 3. Unang Timoteo chapter 3 verse 14. Hanggang 15 po. Unang Timoteo chapter 3 verse 14 hanggang 15. Ang mga bagay na ito ay aking isinulsulat na sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako ay matala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at ang haligi ang suhay ng katotohanan. Ngayon naman, tungkol sa ating pamumuhay sa loob ng bahay ng Diyos. Kung ligtas na po tayo, dahil tayo pa ay anak ng Diyos, tayo pa ay pinanganak bilang anak ng Diyos, kaya nagsisimula po tayo ng pamumuhay sa loob ng bahay ng Diyos bilang kanyang anak. Kaya pamumuhay, ano po ang pamumuhay natin sa loob ng bahay ng Diyos? Ano po ang pamumuhay sa loob ng bahay ng Diyos? Kaya importante din po ito. Dahil yung kalagayan ng mga ligtas ay hindi pangkaraniwang bagay. So, unang Pedro din po, chapter 2, verse 9, sabi dito, ngunit kung kayo'y isang lahing pinili, isang mahalikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-ari ng Diyos. So, ano po? Isang lahing pinili. Sino po yung kayo? Ibig sabihin yung mga tunay na ligtas. Sila po ang isang lahing pinili. Isang mahalikang pari. Mahalikang pari.
sa lumang tipan sa Israel, hari tsaka pari, yung tungkulin nila ay makaiba po. Yung hari, hindi kaya nilang naging pari. Yung pari, hindi kaya nilang naging hari. Kung hari po siya, hari lang. Kung pari po siya, pari lang. Pero mahalikang pagkapari, ibig sabihin, hari din po siya, tapos pari din po siya, pagkapari din po siya. Kaya medyo mas mataas po yung position. Sino po yung mga ligtas? Isang bansang banner, sambayan ng pag-ari ng Diyos. Kaya po, yung tungkulin natin, kailangan natin maunawaan bilang isang ligtas. Kasi lumipat na po tayo sa bahay ng Diyos. Lumipat tayo sa bahay ng Diyos. Dati po tayo pa ay isang miserableng makasalanan, pero lumipat tayo sa palasyo ng Diyos. Kaya po, meron pong malaking kaibahan sa pagitan ng pamumuhay sa loob ng palasyo ng Diyos at sa labas ng palasyo ng Diyos bilang miserableng makasalanan. Kaya po, kailangan natin maunawaan yung katangian ng pamumuhay ng anak ng Diyos sa loob ng bahay ng Diyos. Bahay ng Diyos. Kaya ano daw po tayo? Tayo po ay isang lahing pinili, isang bansang banner. Yung tayo po ay sambahayan ng pag-ari ng Diyos. Kaya meron po tayong citizenship bilang sambahayan ng Diyos. Kaya tayo po ay tao ng bansang banal, bansang Diyos. Tapos tayo po ay pagkapari, tayo po ay hari ng Diyos. Tayo po ay hari, isang mahalikang pagkapari, tayo po ay hari, isang hari. Ang Diyos ay hari ng mga hari. Kaya po, isipan natin kung natin ng mabuti kung ano po ang pamumuhay sa loob ng bahay ng Diyos. Sa lumang tipan, meron pong bahay ng Diyos. Ano po? Tabanakulo, templo ng Diyos. Tabanakulo, templo ng Diyos. Ito pa'y bahay. Ngayon, nasan yung bahay ng Diyos? Bahay ng Diyos. Sino ang tumitira sa bahay ng Diyos? Diyos mismo. Ano? Diyos mismo. Kaya, bahay ng Diyos. So, sino po tayo? Tayo pa'y mahalikang pagkapari. Mahalikang pagkapari. Dati, ano pa ang bahay ng Diyos? Yung tabernakulo? Tabernakulo? Tanda niyo po ba ito? Tabernakulo? No? Tabernakulo. Tapos sa susunod naman, no, templo ng Diyos. Templo ng Diyos, no. Templo ng Diyos. Ngayon naman ano po? Iglesia. Mga ligtas. Mga ligtas po. Sa pamitan ng dugo ng Panginoong Jesus. Kaya, yung iglesia naman, spiritual na bagay, kaya hindi po ito nakikita. Kaya, meron pong mga sample para maunan po natin kung ano po ang pamumuhay natin
sa loob ng ano pang pamumuhay sa loob ng bahay ng Diyos. So, dahil hindi po ito nakikita, binigyan tayo ng Diyos ng mga nakikitang samper. Ano po 'yon? Yung mga pari, mga Levitiko, pari tsaka Levitiko, sila po ang imahe ng mga ligtas. Yung pamumuhay nila, ito pang imahe ng pamumuhay ng ligtas. Yung tabanakulo, saan sila tumitira? Saan sila magtatrabaho? Sa tabanakulo, sino po? Yung pari, ano po, Levitiko, dito po sila sa tabanakulo, o templo, templo ng Diyos. Kaya, kung titingnan natin yung sistema sa loob ng tabanakulo o templo ng Diyos, tungkol sa yung pamumuhay ng mga pari, pamumuhay ng mga Levitiko, magkaroon tayo ng konting idea tungkol sa yung ating pamumuhay bilang sambahayan ng Diyos. Okay po. Kay Roma chapter 12, Roma chapter 12 verse 1, Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa iyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handok na buhay, banal na kasiyasiya sa Diyos na siyang ninyong makatuwirang paglilingkod. Kaya meron pong imahe ng pari o imahe ng Levitiko. Ano po? Meron pong alay para sa Panginoon. Meron pong handok para sa Panginoon. Kaya ano po ang ating Kristiyanong pamumuhay? Ialay ang inyong mga katawan na isang handok na buhay para sa Panginoon. Yung katawan natin, ihandok natin yung ating katawan para sa Panginoon. Kaya kung tayo po ay naligtas sa pamitan ng dugo ng Panginoon Jesus upang sukulian ang kanyang biyaya, ano po ang kailangan nating gawin? Ihandok natin yung ating katawan. Ibig sabihin, paano po? Sa pamitan ng ating pakilos, sa pamitan ng ating buhay na may katawan, sa pamitan ng ating daily life, mag-serve kayo sa Panginoon. So, kaya, yung katawan, yung pamumuhay natin, ito po ang handok na buhay. Hindi handok na patay. Kaya sa lumang titamaran, ano pang ibinigay nila ng Diyos? Yung handok nila, pinapatay nila. Ano po? Yung gordero, kambing, pinapatay nila upang ihandok sa Diyos. Pero tayo naman po, handok na buhay. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng ating buhay, araw-araw, mula sa umaga hanggang sa gabi, kung maglilingkod tayo sa Panginoon kahit saan, sa pinagtrabahuhan, sa eskwelahan, sa church. Kaya po, yun po ang ating pamumuhay bilang pagkapari ng Diyos. Kaya yung position ng pagkapari ng Diyos ay mataas po sa Israel. Yun po ang imahe ng ating spiritual na position sa kaharian ng Diyos. Mataas po yung ating position. Ang Panginoon Jesus, siya pang pinakapunong pari. Okay? Naintindihan po? Kaya po, yung tabanakulo ay importanteng lugar. Tama po ba? Bakit importante ang tabanakulo? Bakit templo ng Diyos ang tabanakulo? Bakit po? Kasi ang Diyos ay tumitira sa lugar na ito. Kaya importanteng lugar na ito. Tabanakulo.
Kayong tungkulin ng pari, yung trabaho ng pari, importante. Nasaan yung bahay ng Diyos? Dati, tabernakulo, templo ng Diyos, ito pa ay bahay ng Diyos. Nasaan yung bahay ng Diyos ngayon? Iglesia, yung mga ligtas. Ito pa ay spiritually bahay ng Diyos. Okay? Kaya lalong-lalo na kung meron po tayong ganitong pagtitipon, o pwede natin masabi na pumasok na ako sa bahay ng Diyos ngayon. Pumasok na. Hindi ito ibig sabihin, ito pa ang bahay ng Diyos. Ito kusali lang po, no? Kahit hindi dito, kunwari, kung meron po tayong pagtitipon sa ibang lugar, kung meron pong pagtitipon ng mga kaluluwa, nandito po ang Panginoon, ito pa ay bahay ng Diyos. Kaya ito pang imahe ng langit, ano pang langit? Bahay ng Diyos, nandun po ang Diyos, Panginoon Jesus, Espiritu ng Diyos, nandun po yung lahan ng mga ligtas, magpakailanman, kaya yun po ang bahay ng Diyos. Kaya sa bandang huli, ano pang kasunod? Kaharian ng Diyos, langit na, ayun pang bahay ng Diyos. Kaya kung darating na ang Panginoon Jesus, kukunin ng Diyos ito, yung pang rapture, dadalhin ito sa kanyang lugar, kaya naging kompleto na po yung kaharian ng Diyos, kompleto na. Kaya, importante po ang lugar na ito. Tabernakulo, importante. Templo ng Diyos, importante. Iglesia, mas importante kasi ang Diyos ay tumitira dito. Tapos maraming kaluluwa maliligtas sa pamamagitan ng iglesia hanggang ngayon. Kaya anong nangyari sa tabernakulo? Ano pang nangyari sa tabernakulo? Mga makasalanan pumapasok dito para ano po? Para maligtas po sila. Para maligtas po sila, pumasok dito. Ano pang ginagaw ng pari? Inihandok nila yung handok pangkasalanan. Kaya, mga kaluluwa ay maliligtas sa loob ng tabernakulo mula sa impyerno. Kaya tabernakulo, importante. Kaya ano pang pinaka-importanteng lugar sa mundong ito? Sa dito sa Cebu, ano pang pinaka-importanteng lugar? Iglesia na tunay dahil dito po ang mga tao ay maliligtas mula sa impyerno. Naintindihan po ba? Naintindihan po? Kaya importante po ito. Next week, meron po tayong Bible Seminar. Tama po ba? Kaya yung Bible Seminar, ito po ang trabaho ng mga pakapari ng Diyos. Sa pamamagitan ng Bible Seminar Session 1, 2, 3, 4, 5, sa pandang uli, ano pang nakikita nila? Ang gordero ng Diyos ay namatay para sa atin. So nakikita nila yung gordero ng Diyos sa dating tabernakulo, sa Biblia. Panginoon Jesus pala, siya pang ating gordero ng Diyos para iligtas yung mga kaluluwa. Kaya ligtas din po tayo sa pangitan ng gordero ng Diyos. So, sino pang pinakapunong pari? Panginoon Jesus mismo, yung katawan niya ay handog para sa ating kaligtasan. Kaya po, sa pangitan ng tabernakulo, spiritual. Ano po, iglesia? Ngayon din, maraming kaluluwa ay pumunta dito dahil sa kasalanan nila. Hindi, tapos dahil sa kasalanan nila, ang Panginoon Jesus ay namatay noon pa. Kaya nandito pa yung Panginoon Jesus palagi. Kaya maraming tao maliligtas paulit-ulit. Kaya mahalaga po yung bahay ng Diyos. Tayo naman kung ganun, sino po sila? Kaya kung pumasok ang isang makasalanan, meron siyang problema sa kasalanan, po, nandito po yung pari kasama ng handog pangkasalanan. Kaya kung ganito siya, saan siya pupunta?
impyerno. Kaya upang iligtas ang makasalanan para hindi siya makapunta sa impyerno na pinaka-miserableng lugar, kailangan po yung tulong ng pari tsaka ano po, Levitico. Sila po ang tumutulong sa mga makasalanan para sila po ay maligtas. Yung pang imay ng Bible Seminar, no? Tayo po ay pakapari, tayo po ay Levitico, upang tulungan mga kaluluwa para sila po ay maligtas. Okay po? Kaya next week din mo, may Bible Seminar sa iba't ibang dako ng mundo sa pangitan ng aming iglesia. Kaya po, kung dumating na yung mga sa pangitan nating invitation, mga makasalanan, sa pangitan ng Panginoon Jesus, sa pangitan ng gospel, salita ng Diyos, dapat tumulong tayo sa mga kaluluwa para sila po ay maligtas. So, yung pang Bible Seminar, no? Kaya kailangan natin maunawaan kung ano po ang tungkulin natin, katungkulan natin. Kaya importante po yung lahat na ating gawain. Kaya sa loob ng tabernakulo, meron pong mga iba't ibang mga bagay sa loob. Meron pong Ark of Covenant, meron pong insenso, meron pong pangtinapay, meron pong mga utensil para gagawa sila ng mga proseso upang iligtas ang mga kaluluwa. Kaya para dito, pinili ng Diyos ang mga pari tsaka Levitico. Kaya tingnan po natin yung Levitico. Sa lumang tipang bilang po, bilang Numbers. Bilang chapter 1 verse 47. Verse 47, subalit ang mga Levita ay hindi binilang kasama ayon sa lipi ng kanilang mga ninuno. Sapagkat sinabi ng Panginoon kay Moses, ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin, ni hindi mo kukunin ang bilang nila sa mga anak ni Israel. Kunti itatalaga mo ang mga Levita sa turda ng patotoo, sa lahat ng kasangkapan yan, sa lahat ng naukor doon, kanilang dadalhin ng torda, ang lahat ng kasangkapan yan, kanilang pang-aasiwan, sila'y makakampo sa palibot ng torda. Kapag dilipat ang torda, tatanggalin ito ng mga Levita. Kapag itatayo ang torda, ay itatayo ng mga Levita, ang sinumang ibang lumapit ay papatain. Ang mga ibang mga Israelita ay nagtatayo ng kanilang mga torda ayon sa kani-kanilang pangkat. Kaya po, naglilingkod sila sa Diyos sa loob ng
tulda ng patotoo, ibig sabihin yung tabernaklo. Kaya kung lilipat ang tulda, tatanggalin nila ito. Tatanggalin. Kung ito pa ay tabernaklo, tatanggalin nila lahat. Kapag itatayo ang tulda, itatayo ang mga Levita, itatayo, i-install nila pa ulit, i-assemble nila pa ulit. Okay, naintindihan po? Kaya, kung ganun, ano po ang maring application para sa ating buhay ngayon? Ito, gusali naman ito, pero yung gusaling ito din ay banal na lugar dahil ginagamit ito para sa ministry ng Diyos. Okay, naintindihan po? O, parehong kahoy ito, parehong kahoy. Walang kahibahan sa pagitan ng mga makahoy at mga kahoy sa labas. Parehas po ito. Pero, yung purpose naman ay iba pala yung purpose. Tama po ba? Yung upuan po, anong produkto ito? Yung upuan? Uratex. Uratex po ito. Uratex. Pero yung purpose ay iba na. Yung purpose ay iba. Tama po. Para sa ano po yun? Para sa ministry ng Diyos. Para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa. Tama po? Kaya iba po yung purpose. Kaya pwede natin masabi, kaya natin masabi, banal na ito, banal. Banal, ibig sabihin, i-separate. I-separate ng Diyos ang lugar na ito para sa kanyang ministry. Okay po, 19 yan po. Kaya, kung tayo po ay Levitiko, maglilingkod tayo sa Diyos upang iligtas ang mga kaluluwa ayon sa kagustuhan niya, paano po sa pangitan ng ating servisyo? Servisyo. Kaya kung meron po tayong Bible seminar, itatayo natin. Kung tapos na yung Bible seminar, ano po, tatanggalin natin. Naintindihan po? Kaya paminsan, meron po tayong auto seminar. Talagang itatayo natin. Ano, trapper, ano-ano. Yung pagkatapos ng seminar, tatanggalin natin ito. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya summer retreat, tandaan nyo po ba, umaten ako sa summer retreat, itas ng kamay. Umaten ako sa summer retreat, itas ng kamay. Summer retreat po, no? Kaya meron pong mga installation, mga trapal, mga tulugan, ano-ano, para sa ano po? Para sa ministry ng Diyos. Tama po ba? Kaya, sino po ang in charge ng ganitong bagay? Mga ligtas o mga hindi ligtas? Mga ligtas. Kung may Bible seminar, sino ang nagluluto? Yung mga marunong kay hindi marunong mga ligtas. Kay hindi marunong, yung mga ligtas lang po doon sa loob ng kusina. Kaya po, yun pa ang trabaho natin, yun pa ang ministry natin. Kaya yung lugar dito ay iniseparate ng Diyos para sa kanyang ministry. Tayo po ay spiritually Levitiko o takapari. Numbers din po, bilang, chapter 8, verse 23, Nagsalita ng Panginoon kay Moses na sinasabi, ito ang naukol sa mga Levita. Mula 25 taong gulang pataas ay papasok upang gampanan ang gawaing paglilingkod sa tordang tipanan. Ano po? May age limit, no? Age limit. Verse 25, mula sa 50 taong gulang ay titigil sila sa katungkulang sa paglilingkod na hindi sila maglilingkod.
So meron pong age band, no? 25 hanggang 50. So meron pong mga trabaho. Meron pong mga trabaho sa loob ng sa turtang tipanan sa loob. So meron pong mga edad na tama. Kaya medyo masyadong bata pa, medyo masyadong may edad. Kahit sila po ay Levitico, sa ninay ng Levite, hindi sila makapaglingkos sa Diyos dahil hindi pa sila handa. Okay po? Physically din sa ating ministry din po, siyempre, yung mga may edad ay may mas matas na yung responsibilidad sa halit ng mga murang edad. Lalong-lalo na yung spiritual din po, yung mga mas matagal na miyembro, mas matas po yung responsibilidad. Kaya, Numbers chapter 4, kanina number chapter 8 po, ngayon 4 tayo. Verse 1, nagsalita ang Panginoon kay Moses ay kay Aaron na sinasabi, kunin ninyo ang bilang ng mga anak ni Kohat mula sa mga anak ni Levi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Mula sa 30 taong gulang hanggang sa 50 taong gulang, lahat ng maaaring pumasok sa paglilingkod upang gumawa ng gawain sa turdang tipanan. O kanina, 25. Ngayon, 30 na, medyo matas na po. Ano pang dahilan? Verse 4. Ito pang paglilingkod ng mga anak ni Kohat sa turdang tipanan sa mga bagay na kabanal-banalan. Kapag ang kampo ay susulong, ibig sabihin, tatanggalin nila yung kampo, tapos maksimula sila ng lakad. Kaya ibig sabihin, maksimula sila ng mga biyahe kasama ng torda. Kaya kapag ang kampo ay susulong, papasok si Aaron sa loob, ang kanyang mga anak, kanilang ibababa ang lambong ng tabing, kanilang tatakpan yon ang kaban ng patotoo. Kaya kung meron pong mga paklalakpay, kaya ito naman po yung tabanakulo ito, portable. Kaya natin tanggalin ito, kaya natin itong pasanin, kaya natin itong dalhin sa ibang lugar. Kaya ito po ang tabanaklo na ginagamit nila ayon sa Diyos, ayon sa kalooban ng Diyos sa mga biyahe mula sa Ehipto hanggang sa lupain Kanaan. Kaya yung pamumuhay natin, walang permanenteng bahay dito. Walang permanenteng bahay. Yung permanenteng bahay, nasaan po? Doon po sa langit. Tama po ba? Yung bahay natin, hindi po ito permanente. Temporary lang ito. Temporary. Tama po ba? Tapos, yung ministry natin, ito temporary. Temporary ministry hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoon Jesus. Kaya yung Bible seminar, ilang Bible seminar kailangan? Isang beses lang, tapos na. Hindi. Paulit-ulit naman. Tama po ba? Kaya kailangan itong itatayo, kailangan natin itong tanggalin, kailangan itong ilipad, paulit-ulit. Kaya ito po medyo mabigat na trabaho, kaya tanggalin pa ito, buhatin pa ito, dadalin pa ito. Medyo mabigat na trabaho ito, kaya yung age naman, 30 na. 25, sa kanila medyo delikado. Medyo delikado ang trabaho ito. Kaya sa loob ng tabernacle, nagsaserve lang, medyo madali po ito. Fixed na naman ito, fixed na sa loob. Pumasok sila, maklilinis, ano-ano. Medyo simple po ito.
para sa ganitong simpleng bagay, 25 hanggang 30, kaya pa. Pero kung medyo mabigat na ang trabaho, kailangan pong yung experience. 5 years experience. 25 hanggang 30, 5 years experience. Tapos, pagkatapos doon, kaya ganito, kaya para maglilingkod tayo sa Panginoon, dapat tayo pa'y lumago muna. Dapat tayo pa'y ligtas muna, tapos dapat tayo pa'y lumago ng maigi. Tapos dapat mayroon po tayong, para sa mas komplikadong trabaho, komplikadong yung paglilingkod sa Diyos, kailangan pong yung oras, yung experience ng mabuti. Kaya matagal na daw sila pero palaging absent, walang kabuluhan yan. No? Kaya ano man, yung kung maglilingkod tayo ng Diyos ng mabuti palagi, kung ganon, naging mas maayos po yung ating paglagong espiritual upang tulungan ng mga ibang kaluluwa para sila po ay maliligtas, para sila po ay naging matatag, para sila po ay lumago. Tayo po ay naging kasangkapan ng Diyos. Kaya po, yung Levitico, meron po silang mga Numbers chapter 3. Numbers chapter 3, verse 17. Numbers chapter 3, verse 17. Ito nga, ito ang mga naging anak ni Levi. Ayon sa kanilang mga pangalan. Sina Gerushon, Kohad, and Merari. Ano po? Tatlo po sila. Verse 29. Ang mga angkan ng mga Gohat. Ay. Sorry, verse 25, Gerushon muna, no? Ang magiging katungkulan ng mga anak ni Gerushon sa toldang tipanan ay mga tabanaklo. Ang tolda, ang takip nito, ang tabing sa pintuan ng toldang tipanan. Mga ganun po. Kaya iba-iba po yung tungkulin nila. Iba-iba po yung in-charge po nila. Verse 29. Ang mga angkan ng mga anak ni Kohat ay makakampo sa tagiliran ng tabanaklo ang gawing timog. Magiging pinuno ng sambahayan ng mga ninuno ng mga angkan ng Kohatita. Tapos, verse 31, ang pang-aasiwan nila ay ang kaban, hapak, ilawan, mga tambana, mga kasangkapan ng sanctuaryo, ang kanilang ginagamit sa paklilingkod, sa tabing, ang lahat ng paklilingkod na may kinalaman sa mga ito. Verse 36, ang paasiwan ng mga anak ni Merari ay ang mga balagkas ng tabanaklo, ang mga biga, mga haligi, mga patungan, ang lahat ng mga kasangkapan, lahat paglilingkod doon, may kinalaman sa mga ito. Kaya ganito po yung mga detalyado. Detalyado. Okay po, ganito po ang mga detalyado. Mga malaking structure, mga maliliit na utensil, mga pundasyon. Okay, 19 yan po. Gaya nito, kung meron po tayong ministry ng tayo po ay, kung tayo pa ay naligtas, yung purpose ng ating buhay, spiritually, bilang ligtas, tayo pa ay takapari. Tayo pa ay Levitico. Tayo pa ay ligtas, tayo pa ay takalingkos sa Diyos. Kaya kung lumago tayo, kung umabot tayo sa spiritually, mga parang 25, parang 30, upang tulungan ng mga kaluluwa, dapat gawin natin yung ating katungkulan ng mabuti sa iba't ibang kaso. So, kaya paminsan, nagtanong ako sa kanila, ano po ang
mahalagang punto sa mensaheng ito. Mo yung sagot nila iba-iba. Yung gusto kong sabihin ay may in charge, may responsibilidad. May in charge, may responsibilidad. Kaya yung mga may edad, kung mature na sila, ibig sabihin meron po silang mga responsibilidad, kaya nilang pasanin. Okay. Kaya yung pang katangian ng mga Levitiko, katangian ng mga pari, meron po silang mga tungkulin. Yung lahat ng katungkulan nila nakabase sa nakasulat sa Bible. Sa tingin ko ganito na lang, hindi. Anong sinabi ng Bible, yun nang kailangan nilang sundin. Kaya yung mga ibang tao hindi kaya nilang pumasok doon. Sabi ng Diyos kanila, iniutos ng Diyos, kung nakita niyo yung mga ibang tao pumasok doon, papatayin mo ito. Papatayin mo ang taong ito na pumasok dito. Maliban sa Levite. Maliban sa pari. Ibig sabihin, yung ito po ay spiritual na lugar, hindi po ito makalupang lugar, hindi po ito makamundong lugar, ito po ay spiritual na lugar. Kaya totally separate na. Totally separate na ang lugar na ito, yung iglesia sa mundong ito, lalong-lalo na sa kanyang ikalawang pagpabalik, ito pa ay nakikita talaga, kasi kukunin ng Diyos ng eksakto yung mga totoong ligtas, yung iglesia. Kaya meron po tayong katungkulan upang sundin ang kalooban ng Diyos. Ano pang kalooban ng Diyos? Upang iligtas ang mga kaluluwa na lumalapis sa Kanya. Okay? So tayo po ay katungkulang. Kayo po ay katulong. Tayo po ay katulong, gaya ng Levite at pari. Kaya po, yung lugar dito ay banal na lugar. Yung mga lahat ng mga kasangkapan sa loob ng kusina, sa loob ng mga church schools, sa loob ng ano-ano, kaysaan, yung lahat ng mga bagay-bagay, lahat, kahit baso, lahat, ito po ay i-separate ng Diyos para sa kanyang kalooban. Okay, naintindihan po. Kaya sa mata ng ibang tao, mukhang gusali lang ito, pero sa mata ng mga spiritual, ng mata ng mga ligtas, dapat ito po ay nagiging banal na lugar, gaya ng tordang tipanan. Tordang tipanan. Okay? Naintindihan po? Kaya dapat ingatan natin yung lahat sa mga bagay-bagay na ito. Dapat mangingat tayo sa lahat dahil ito pa ay i-separate sa mundong ito para sa ministry ng Diyos sa pangitan ng mahalagang offering pa ng mga kapatiran. Kaya doon po sa Numbers chapter 18. Sa mga anak ni Levi, narito aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel bilang mana na ganti sa kanilang paglilingkod sa kanilang ipinaglilingkod. Sa makatuwid ay sa paglilingkod sa tordang tipanan. Mula ngayon, huwag lalapit ang mga anak ni Israel sa tordang tipanan. Baka sila ay magtaklay ng kasalanan ay mamatay. Kaya sa loob ng iglesia, meron pong perfectong protection. Yung Satanas, hindi kaya niyang kunin kahit anumang ligtas mula sa kamay ng Diyos. So meron pong perfectong protection sa loob ng iglesia mula sa masamang espiritu, mula kay Satanas. Kung lalapit siya, papatayin ng Diyos. Ibig sabihin, hindi kaya nilang lumapit dito. Tapos
Ikasampung bahagi para sa ministry, kaya tayo pa'y bansang Israel, tayo pa'y bansang Diyos. Kaya meron pong Levitico, pari, tapos Israelita, bansang Israel. Kaya tayo pa'y bansang banal, tayo pa'y parang Israelita sa parehong pagkataon, tayo pa'y parang Levitico sa parehong pagkataon, tayo pa'y parang pagkapari parehong pagkataon, tayo pa'y parang hari ng Israel. Yung pang imahe ng yung ating tungkulin po lahat. Kaya yung mga bansang Israel ay ibinigay nila yung ikasampung bahagi, yung tithe, para sa ministry. Kaya bilang ligtas, meron pong trabaho sa labas. Tapos, kung may trabaho sa labas, ibibigay ng Diyos yung mga ari-arian para sa ministry. Kaya minimum, kailangan natin kunin yung tithe para sa ministry, yung pang sistema. Kaya po, yung mga lahat ng kinakailangan para sa ministry, ibibigay ng Diyos. Sa mga atin, sama natin, kaya kung kailangan po yung sampo ang kailangan para sa ating ministry, ibibigay ng Diyos mga 100 para sa sistemang ito. Paminsan ang problema, hindi nila ibibigay yung tithe sa Levitico kung ganun makaroon sila ng problema. Kung makaroon sila ng problema, makaroon din sila ng problema, paulit, spiritual, no? Kaya po, yung pang vicious soccer. Kaya, yung mga sincerong, sa mga sincero, ibibigay ng Diyos yung 100 para sa yung ministry, pero kung hindi nila ibalik ito sa ministry, galing sa Diyos, so next time, babawasan ng Diyos ito, 99 na lang, 95 na lang, babawasan ng Diyos pa ulit-ulit, dahil hindi po sila sincero. Kaya kung kailangan 10, ibibigay ng Diyos yung 100 ng eksakto, o ng sobra konti, para wala pong problema sa kanyang ministry. Kaya tayo po ay katiwala. Katiwala po tayo, katiwala. Kaya ito pang sistema doon. Tapos, bilang takapari, ano pang ginagawa nila? Kanya na Levitico. Kaya sa Levitico, meron pong in charge. Kaya mo, ngayon mo, mabuti, next week may Bible seminar, kaya mo cooking, transportation, pickup, evangelism, paklilinis, ano po yun? Yun po ang trabaho ng Levite, no? Yun po ang trabaho ng Levite. Kung ganun tapos na, ay meron pong kailangan pari. Ano pang trabaho ng pari? Handok, pagbibigay ng handok sa Diyos para sa kasalanan nila, dahil sa kasalanan nila, dahil sa fellowship nila, dahil sa relasyon sa Diyos, dahil sa ministry ng Diyos. Kaya dito po sa Levitico, kaya doon sa Exodus, nakatapos na po yung pagtatayo ng o paggawa ng tabanakulo. So, sino pa ang contractor? Si Moses, siya pa ang contractor. Yung disenyo, galing sa Diyos. Ayon sa disenyo ng Diyos, kasama ng mga Israelita, gumagawa sila ng tabanakulo. Tapos na po yung construction. Kaya nandun po yung inaugration sa huling chapter ng Exodus. Tapos na. Kung ganun, ano pa ang gagawin doon? Ano pa ang kailangan gawin? Kaya kailangan natin malaman kung ano pang gawin, isinulat nila ng Levitico. Exodus.
Levitico. Levitico naman, meron na yung tabernakulo. Sa loob ng tabernakulo, ano pang gagawin? Yon pang Levitico. Kaya, ano pang nilalaman ng Levitico? Mga offering po, mga offering. Kaya mula sa chapter 1, tuloy-tuloy, offering po, offering. Kaya tingnan po natin, Levitico chapter 1. So, yung pang imay ng ating Kristo ng pamumuhay din po, Levitico chapter 1, verse 1, Levitico, ipinatawak ng Panginoon si Moses, nagsalita sa kanya mula sa tordang tipanan na sinasabi, kaya ito pang mensahe ng Diyos para kay Moses sa tordang tipanan na. Okay? Kay verse 2, magsalita ka sa mga anak ni Israel, sabihin mo sa kanila, kapag ang sinuman sa inyo ay magdadala ng alay sa Panginoon, ang dadalhin ninyong alay ay galing sa mga hayop, mga bakahan, mga kawan, kung ang kanyang alay ay isang hantok na sinusunog mula sa bakahan, mag-alay siya ng isang lalaking walang kapintasan. So, isang handok na sinusunog, burnt offering. Sa Levitico, meron pong limang klaseng offering. Yung una, burnt offering. Okay po, burnt offering. Sinusunog nila yung handok nila ng lahat. Kaya po, sabi ng Biblia, Marcos, ito i-mark na lang po dito sa Marcos chapter 12. Ano pang utos ng Diyos? Ano pang tungkulin natin bilang ligtas? Marcos chapter 12 verse 33. Ang siya'y ibigin ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas. Ibigin ang kapanya ng gaya ng kanyang sarili. Higit pa kayo sa lahat ng mga handok na sinusunog at mga alay. Ano pang ating handok na sinusunog? Ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, buong pagkaunawa, buong lakas. So, yung pang ating handog na sinusunog. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus kay Pedro, nagtanong siya kay Pedro na, minamahal mo ba ako? Higit kay sa lahat. Tama po? Kaya ligtas na ba tayo? Ibigin mo ba ang Panginoon? Ibigin ko ang Panginoon. Itaas ng kamay. So, ibigin mo ba ang Panginoon? Higit kay sa lahat. Yun pang tanong ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso nyo, buong isip, kaisipan, buong lakas. Yung isip natin, puspos ng Diyos palagi. Yung isip natin, puspos ng cross palagi. Yung katawan natin, para sa kaluwalhatian ng Diyos palagi. Yung puso natin, puspos ng salita ng Diyos. Yung panghandok na sinusunog. Yung panghandok na sinusunog. Tapos, Levitico, chapter 2. Chapter 2. Verse 1. Kapag ang isang tao ay magdadala ng butil na handog bilang handog sa Panginoon, dapat na ang kanyang handog ay mula sa piling harina. Bubuhusan niya ito ng langis, lalagyan ito ng kamanyang. Butil na handog, grain offering. So yung mga maliliit na purpose ng mga butil.
So bubuhosan nyo ito ng langis, Espiritu Santo, kamanyang yung ano po, banal na pamuhay, kaya ito po ang isang handok na dapat ialay. So kaya mga maliliit na pulbos, ito pa ay ano po, malambot ito, soft po ito, soft. Soft. Kaya hindi matigas ang puso natin dapat sa harapan ng Diyos. Yung katigasan ng puso, ito pa ipaksamba sa mga Diyos-Diyosan, sabi ng Diyos, sabi ng Biblia. Dapat yung puso natin ay magpabagumpaba sa harapan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 11, verse 29. Matthew chapter 11, verse 29, pasanin ninyo ang aking pamatog. Matuto kayo sa akin, matuto. Sapagkat ako ay may magpakumbabang puso. Makabumbabang puso. Ito pang imay ng Panginoon Jesus, yung butil na handog. Yung maliliit na yung mga pulbos. Yung malambot, hindi po yung matigas. No? Kaya Hebreo chapter 5, Hebreo chapter 5, verse 8, bagamat siya'y isang anak, siya'y matuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Nang naging saktal, siya ang nagiging pinakmulan ng walang hanggang kaligtasan. Yung kaligtasan po ay walang hanggang dapat. Wala pong kaligtasan na nawala. Kung ligtas na, tapos na. Naligtas, tapos na yon. Yung kaligtasan ay walang hanggan. Siya po ang nagiging pinakmulan ng walang hanggan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. So, paano siya nagiging pinakmulan ng walang hanggang kaligtasan po? Sa pangitan ng mga bagay na kanyang tiniis, pagtitiis, pagtsatsaga. Kaya, nagiging ano po, malambot ang puso. So yung mga, ano pa ang katangian ng mga katigasan ng puso? Walang pagtsatsaga. Kaya huwag niyong gawin anumang sa pamamagitan ng ano, pagmamataas kundi sa kababaan. Philippians chapter 2:3. Ituring na ang mga iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Ituring mo na ang iba higit na mabuti kaysa inyong sarili. Yung iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Sino po yung iba? Iba lang. Iba. Mo iba. Mo, kung iba na mo, dapat mabuti siya? Hindi. Yung iba, lalong na nasa loob na iglesia, kung ligtas na po siya, yung iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Ituring nyo it na ganito. Yung pang mapapagumpabang loob. Sa mata ng ibang tao, mukha silang maraming ano, problema. Pero kung litas na po sila, ibig sabihin meron po silang matas na yung potential. No? Potential. Kaya, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Mukhang hindi sila mas matalino kaysa akin, mukhang hindi sila mo ano-ano sa akin, mas marami, mukhang wala po silang talento sa akin. Sa ating sariling mata, ganon, pero sa mata ng Diyos, iba pala. Basta, Hebreo chapter 12, verse 3. Hebreo chapter 12, verse 3. Isa alang-alang inyo siya na nagtiis
ng gayong paksalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili. Nagtiis siya, sino? Ang Panginoon, ng mga matigas, yung ng mga gayong paksalungat, mga pasaway talaga sa harapan ng Diyos, nagtiis po siya. Upang kayo'y huwag manghina o manlupaypay, isipan nyo ito ng mabuti. Kung ano po ang ginawa ng Panginoon Jesus para sa ibang kaluluwa, para sa atin din. Kaya po, Mateo chapter 16 verse 24. Mateo chapter 16 verse 24. Pagkatapos, sinabi ni Jesus na kanyang mga alagad, kung ang sinuman ibig sumuno sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross. Sumuno sa akin. So, ano po? Tatlong step. Tanggihan muna. Tapos pasanin ang cross. Tapos sumunod sa kanya. Ito po ang butil na handog. Butil na handog. Butil na handog. Tapos balikan po natin ng Levitico chapter 2 verse 11. Tinitimplahan mo ng asin ang lahan ng inyong butil na handog. Ano pang kailangan po? Tinitimplahan mo ng ano? Asin, sort. Tapos huwag mong hayaan ang inyong butil na handog ay mawalan ng asin sa pakipaktipan ng inyong Diyos. Ang lahat ng inyong mga alay ay handog mong may asin. Tapos 12. Chapter 2, 11 po. Alimang butil na handog iaalay ninyo sa Panginoon, gawin ninyong walang pampaalsa. Huwag kayong magsusunog ng anumang pampaalsa ni anumang pulot. Pampaalsa, pulot. Ano po yun? Yung kasalanan, asin. Ito pong banal na pamumuhay. Kaya maglilingkod tayo sa Diyos. Service tayo, magso-service tayo sa Diyos, mga cooking, maano-ano, mo linis, driving, maano-ano. Sa parehong pagkakataon, sa ating buhay, dapat walang kasalanan. Walang kasalanan. Dapat iwasan po natin yung mga kasalanan hanggang sa ating makakaya. Dapat malinis po yung ating puso, malinis po yung ating isip, upang maglilingkod tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating katawan. Kaya mas maganda, syempre, dapat ganito po yun bago tayo magsaserve sa Panginoon, mo physically, mo paklilinis, ano-ano. Kaya nang pumasok tayo sa lugar na ito, ano pang unang dapat natin gawin? Kung pumasok tayo dito, panalangin. Panalangin. Tama po ba? Panalangin. Kaya nakita ko din po mga ilang kapatiran na nang dumating sila sa church, manalangin sila sa Panginoon. Kahit ano po, binabasa nila yung Bible. Yun pa ang kailangan. Yun pa ang asin. Yun pa ang pangalis ng mga pampaalsa. Yung mga kasalanan sa ating puso, isip. Ano po ang grain offering? Levitico chapter 3. Levitico chapter 3 naman, verse 1. Kung ang alay ay handog na pangkapayapaan, sa English naman po, peace offering, kapayapaan. Sa ibang version, fellowship offering. Fellowship offering. Fellowship po. Fellowship. Kaya yung fellowship to, ito din po ay offering.
Cell group fellowship, ito pang offering natin, hindi naman yung Bible seminar lang, yung fellowship, ito din po ang offering natin. Roma chapter 3. Roma chapter 3 verse 25. Na siyang iniaalay ng Diyos bilang handok na pantubos sa pangitan ng kanyang dugo na mabisa sa pangitan ng pananampalataya. Ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa ng nakaraan. Siya po ay naging handok na pantubos. Kaya sa pangitan ng kanyang dugo niya, ng unang Juan chapter 2 verse 2 din po. Unang Juan chapter 2 verse 2 din. Siya ang gabayran para sa ating mga kasalanan, hindi lamang para sa ating kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan. Kaya po, para sa buong sanlibutan, siya po ay nagiging kabayaran. Kaya po, tayo po ay magkaroon ng kapayapaan. Kapayapaan. Then, tapos, magkaroon tayo ng fellowship kasama ng Diyos. Kaya, unang Juan naman po, chapter 1. Kanina chapter 2 po. Ngayon, chapter 1. Verse 3, ipinahahayak natin sa inyo yaong aming nakita, narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa English fellowship po sa amin. Tunay na ating fellowship ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesus Kristo. So, kaya kung magkaroon tayo ng fellowship kasama ng Ama, kasama ng Panginoon Jesus, ito po ang isang handok ng pangkapayapaan. Handok na pangkapayapaan. Kaya mahalaga po yung ating fellowship, yung bawa fellowship, ito po ay handok natin pangkapayapaan, pang-fellowship, kasama ng Diyos. Maglilingkod tayo sa Panginoon sa loob ng fellowship, dahil kung dalawa o tatlo ay nakatipon sa harapan ng Diyos, sa pangalan ng Diyos, sabi ng Panginoon, naroroon ako sa gitna nila. Naroroon ako sa gitna nila. Kaya kung meron po tayong pagtitipon, na kahit mali na pagtitipon, ayon sa church schedule, dito po ang Panginoong Diyos ay hindi nakikita. Ito pa ay handok pang kapayapaan. Tapos, sa susunod naman, sin offering, handok pangkasalanan. Handok pangkasalanan. Sa susunod naman, trespass offering. Trespass offering. Handok para sa buduhing may sala. Trespass offering. So, kaya sin offering naman, gaya ng alam nyo, sa pangitan ng handok pangkasalanan, sin offering, kanina, ano po, burn offering, handog na sinusunog, butil na handog, handog pang kayapaan, ito pang imay na ating Kristo ng pamumuhay. Sin offering naman, ito po ang imay ng Panginoon Jesus na namatay sa cross para sa ating kasalanan. Kung handog na may buduhi naman, trespass offering, ano po ito? Yung tuntunin dito, dapat may bayad. Dapat may bayad. Kaya sin offering taka, trespass offering, ito pang imay ng cross.
Namatay si Jesus sa cross upang bayaran yung kasalanan natin. Kaya yung pang-imahe ng Panginoon Jesus, sin offering, tapos trespass offering, ano pa ito? Evangelism. Evangelism. Ano po? Kaya paano iligtas ang mga kaluluwa? Sa pangitan ng sin offering. Kaya yung Bible seminar, ano po yon? Patungo sa sin offering yon, session 5, yung pang-sin offering natin. Sino pang namatay sa cross? Ang Panginoon Jesus. Tayo naman po ay takapari, Levitico, upang manglilingkos sa ministry ng Diyos. Kaya sa pangitan ng Bible seminar, ililigtas ng Diyos yung mga ilang kaluluwa na may handang puso sa pangitan ng kanyang dugo na dumanak sa cross. Kaya tayo naman po ay katulong, assist, takalingkos sa Panginoon, spiritual. Kaya Bible seminar, ano po yon? Sin offering, trespass offering. Kaya po, ito pa ang ating servisyo para sa Panginoon. Naintindihan po? Naintindihan po? Kaya po, yung burn offering, ano po? Tapos, grain offering, tapos peace offering, tapos sin offering, tapos trespass offering. So ito pang evangelism, ito pang ating ating handog para sa Panginoon, ating patuloy na yung pamumuhay, ating sakripisyo, ating pagtitiis. So ito pang ating mga fellowship, ito pang ating evangelism. So yung pang pamumuhay ng Kristiyano. Okay po. Ang Panginoon ni Jesus ay dumating sa mundong ito, inihandok niya yung kanyang buong katawan, so nagtitiis po siya kaysa anumang sitwasyon, so umiibig siya kaysa anumang tao, kaysa Iscariot Juda, sa bandang huli mamamatay siya upang bayaran. Kaya yung pang-imay ng pamumuhay ng Panginoon Jesus, sa pangitan nito, tayo pa ay naligtas. Tapos, magkaroon tayo ng fellowship. So, sa pangitan ng fellowship, lumago tayo, magbago tayo, tapos sa bandang huli, ihandok natin yung ating sarili lahat. Ito po ang pamumuhay Kristiyano. Kaya sa loob ng limang offerings, meron pong imay ng Panginoon Jesus, meron pong ating ministry bilang isang ligtas. Ito pang tungkulin ng pari. Yung Levitico, tumutulong sa pari. Kaya, meron pong katungkulang bilang Levitico, meron pong katungkulang bilang pari. Ang Panginoon Jesus, siya pang ating pinakapunong pari. Siya pang, tayo pa ay bansang Israel, bansang Diyos, hindi Israel, bansang Diyos, bansang banal, upang tumulong sa mga ministry po. So, tayo po ay meron pong ganitong katungkulang. Kaya po, bilang pari, bilang takapari, bilang pakapari, bilang Levitico, dapat hindi po tayo naging tamad. Kung meron pong pari na tamad, kung meron pong pari na tamad, malaking problema. Yung mga Israelita pumasok na sa tabernaklo, walang pumasok daw. Saan sila? Tulog. Kunwari po, kunwari. Saan sila? May lakad daw. Ah? May lakad? Saan? Ngayon, dapat dito sila sa tabernaklo. Wala daw. Ayun, problema yan, no? Kung may Bible seminar, dapat sama-sama. May lakad, lakasan. Wala. Yung mga hindi ligtas, ini-invite natin, mo hindi sila attend. At syempre, hindi po sila ligtas, kaya paminsan, iba-iba yung... Pero bilang naunang ligtas, kung ligtas na po tayo talaga, tandaan po natin yung ating tungkulin bilang ligtas na mahalaga sa harapan ng Diyos.
sa para sa ating sarili. Kung magampanan natin yung ating katungkulang, gagantihan tayo ng Diyos. Tama po ba? Sinong makapagbigay ng ganti sa atin? Ang Diyos mismo, ang pinakapunong pari mismo, ay makapagbigay ng ganti sa atin. Gantimpala, ano po? Levitico chapter 10. Kaya meron pong mga sulat tungkol sa katungkulang ng detalyado. Levitico chapter 10 verse 1. Noon sina Nadab at Abihu ng mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanyang-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ng mga ito ang pinatungan ng insenso. Sila ay naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila. Kaya handog na sinusunog, kailangan po yung apoy. Pero yung apoy dapat galing sa Diyos. Pero kinuha nila yung apoy sa ibang paraan. Verse 2, sa lumabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila, namatay sila. Sinusunog ng Diyos yung anak ni Aaron dahil ginagawa nila yung ibang apoy. Kaya yung lahat ng kinikilos nila dapat nakabase sa yung utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Well, hindi ito ibig sabihin kung hindi po tayo sumusuno sa alintuntunin ng Diyos, babalik tayo sa impyerno. Hindi po ito ibig sabihin. Parang kung hindi tayo sumuno sa Kanya, ano pang nangyari? Mahilig po kayo sa game? Game po. Kung nakamali kayo sa game, anong nangyari? Game over. Balik sa Diyos. Game over. Game over kayo, mag-game over, no? Kaya konti lang yung gantimpala. So ibang apoy, ibang ebanghelyo, pwede natin masabi ibang ebanghelyo. Dapat mangingat tayo sa ating pang-aaral ng salita ng Diyos. Dapat iwasan po natin yung mga maling turo. Kaya Galatia chapter 1:6, ako'y namamangha ng napakabilis ninyong iniwan siya nang tumawak sa inyo sa biyaya ni Kristo at bumaling kayo sa ibang ebanghelyo. Iniwan ninyo ang biyaya ni Kristo. Ligtas na po tayo sa pamamagitan ng biyaya lamang. So bumalik sila sa ibang ebanghelyo. Ibang ebanghelyo, hindi sa pamamagitan ng biyaya lang, kundi sa gawa pa. Kaya dapat iwasan po natin ang ganitong bagay. At tapos, kaya bakit ito nangyari? Meron pong kasunod na mensahe tungkol sa kanila. Kaya dahil dito, yung mga anak ni Aaron ay namatay na po sa pangitan ng apoy mula sa galik ng Diyos, buot ng Diyos. Pero si Aaron, hindi po siya nakreklamo. Yun, maganda. So, yun po ang dapat natin malaman na yung reklamo sa ating buhay ay walang kabuluhan. Dapat magpabagumpa tayo sa harapan ng Diyos dahil ang Diyos ay palaging mabuti. Kung ganun, bakit po ito nangyari? Ano po ang... Kaya kung meron pong mga aksidente sa kaysa mundo ito, car accident, may apoy, masunok na yung bahay, may investigation. Tama po ba? May investigation. Ano pang resulta ng investigation? Chapter 10, verse 9, huwag kayong iinom ng alak
o ng matapang na inumin man, ikaw o ang inyong mga anak na kasama mo. Ito po ang Panginoon nagsasalita kay Aaron, verse 8. Ang Panginoon nagsasalita kay Aaron na sinasabi, huwag mong iinom ng alak o ng matapang na inumin man, ikaw o ang inyong mga anak na kasama mo kapag kayo'y papasok sa tordang tipanan upang kayo'y huwag mamamatay. Ito'y isang walang hanggang batas sa buong panahon ng inyong mga saninahi. Bo, ayon sa verse na ito, pwede natin masabi na siguro uminom sila ng alak kaya nakamali sila. Sino po yung anak ni Aaron? Kaya ito pa ay naging kasunod na mensahe, huwag kang inom ng alak. Kaya sabi ng Biblia, huwag kayong mapakalasing sa alak, ito ay labis na kahalayan, kundi mapuno kayo sa Espiritu. Epeso chapter 5:18. Labis na kahalayan. Kaya mga makamundong bisyo, makamundong tukso, so ito pa ay naging hadlangan para sa ating paglilingkod sa Panginoon ng maayos. Tama po ba? Kaya dapat natin iwasan ito ng mabuti. Tapos yung meron pong doon po sa unang Samuel, chapter 1, Unang Samuel chapter 1, verse 3. Ang lalaking ito ay pumupunta taon-taon mula sa kanyang lungsod upang sumamba at maghandog sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo, na doon ang dalawang anak ni Eli na sina Hophni at Phinehas ay mga pari ng Panginoon. Verse 9, tumindig si Ana, ang pagkatapos sila ay makainom sang Silo, noon si Eli na pari ay nakaupo sa upuan niya sa tabi ng haligi ng pintuan ng templo ng Diyos, templo ng Panginoon. Mo kung binabasa niyo po ito, mga karaniwang talata lang, pero meron pong isang punto. Yung pari dapat hindi nakaupo lang sa upuan ng sa tabi ng templo. Nakaupo lang siya. Bakit po ganon? Dapat tumayo, dapat makikilos. Kaya ibig sabihin, si Eli po ay tamad. Yung anak nila, kaya nakasala ng grabe. Unang Samuel chapter 2, verse 12. Ngayon ang mga anak ni Eli na mga lapastangan, wala silang pakundangan sa Panginoon o sa mga katungkulan ng mga pari sa mga taong bayan. Lapastangan. So ibig sabihin, hindi po sila mabuting tao kundi masamang tao. Sino po yung mga anak ni Eli? Yung pa ang prutas ng kanyang katamaran. Yung anak nila ay naging masama. Verse 13, sa mga katungkulan ng mga pari sa mga taong bayan, kapag ang sinuman ay naghahandok ng alay, lumapit ang lingkot ng pari habang ang laman ay pinakukuluan na may hawak na may sa kamay na pang-ipit ng may tatlong pantusok. Sa pangitan ng malaking parang pok, kutsera, spoon, parang ganon. Kinukuha nila yung handok para sa Panginoon.
ito sa akin na lang, sa aking pagkain po, ay bawal po, hindi pwede, ito para sa Panginoon. Ay, gutom na ako, kukunin ko na lang. Yung pang nangyari, malaking kasalanan po ito. Malaking kasalanan. Kaya, kung ito po ay para sa Panginoon, dapat hindi po, dapat gamitin ito para sa Panginoon lang. Ano po? Yung lahat ng ating mga bagay-bagay para sa ministry, ito po ay para sa Panginoon lamang. Tama po ba? Naintindihan po? Dapat hindi ito ginagamit para sa iba't ibang personal na bagay. Tapos, chapter 2, unang Samuel chapter 2, verse 22, ngayon, si Eli ay napakatanda na. Kanyang nabalitaan ng lahat ng ginawa ng kanyang mga anak sa buong Israel, kung paano sila sumisiping sa mga babae na nalilingkod sa pintuan ng tordang tipanan. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ginagawang mga gayong bagay? Sapagkat nababalitan ko sa mga buong bayan ang inyong masasamang gawain. Huwag mga anak ko, sapagkat hindi mabuting balita ang narinig ko na ikinakalat ng bayan ng Panginoon. Kaya sa bandang huli, pinapatay ng Diyos yung dalawang anak ni Eli. Si Eli din po ay namatay. So yung pangimay ng disiplina, kayong mga malalaking kasalanan dapat iwasan. Kaya yung lahat ng mga bagay sa atin, hindi naman po sa loob ng sakop ng mga church building, kundi pati sa ating buong buhay, yung lahat ng mga bagay sa nasa atin, sino pang may-ari? Sa Diyos. Kaya dapat gamitin ito ng mabuti, alinsunod sa kalooban ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Okay, naintindihan po? Yung oras natin, yung lahat. Kayong mga malaking kasalanan, umiwas kayo pakikiapid. Bawa kasalanang maring gawin ng tao na sa labas ng katawan. Pero, ganitong kasalanan, laban sa inyong sariling katawan. Dapat iwasan po natin yung ganitong bagay. Kaya po, sa loob ng kasaysayan ng Israel, yung Israelita dapat hindi nakaroon ng asawa nang hindi sa ibang lahi, yung Gentil, pero nakaroon sila ng asawa kasama ng ibang lahi, Gentil. Dapat makaroon sila ng asawa sa loob ng Israelita lang para panatiliin yung kanilang pananampalataya. Pero makaroon sila ng mga relasyon sa mga ibang lahi. Kaya pumasok na po yung mga kasalanan sa loob ng pamumuhay nila, dumating na po yung sumpa sa Israel sa matagal na panahon. Sa bandang huli, sa pangitan ng disiplina ng Diyos, nagsisi po sila. Ezra chapter 9. Ezra chapter 9. Kaya pinuksa ng Diyos ang South Judah sa pamitan ng Babylon. Pagkatapos ng 70 years, bumalik po sila sa kanilang lupain. Ezra chapter 9 verse 1, pagkatapos ng magawa ang mga bagay na ito, nilapitan ako ng mga pinuno na sinabi, ang taong bayan Israel, ang mga pari, mga libita, ay hindi pa humihiwalay sa mga taong bayan ng mga lupain ayon sa kanilang mga karumihan. Ibig sabihin, meron po silang mga relasyon sa mga ibang lahi. Sa mga Kananeo, Heteo, Pereseo, Jebuseo, Amonita, Moabita, Ehipsyo, sa mga Amoreo, verse 2, sapagkat kumuha sila sa kanilang mga anak na babae para sa mapangasawa.
mapangasawa nila ang kanilang mga anak na lalaki, anupat ang banal na lahi ay humalo sa mamamayan ng mga lupain. Sa ganitong kataksilan, ang kamay ng mga pinuno, ang mga punong lalaki ay nanguuna. Sila pang nanguuna. Kaya po, ito din po ang nangyari doon po sa chapter 13, verse 3, nang marinig ng taong bayan ang kautusan, inihiwalay nila sa Israel ang lahat ng nagmula sa ibang mga bansa. Verse 3:0 din po. Sa gayon, nilinis ko sila sa lahat ng mga bagay ng banyaga, itinatak ko ang mga katungkulan. Ibig sabihin, inalis nila yung mga ibang lahi, lahat. Chapter 10 din po, verse 28. Ang iba pa ng taong bayan, ang mga pari, mga Levita, mga bantay, pinto, mga maawit, mga lingkod sa templo, ang lahat ng humihiwalay sa mga mayayaman ng lupain sa kautusan ng Diyos. Ang kanilang mga asawa, ang kanilang mga anak na lalaki at babae, lahat na may kaalaman, pagkaunawa. Kaya humihiwalay sa mga mamamayan ng mga lupain. Ibig sabihin yung mga ibang lahi. Humihiwalay po sila. Kaya po, sa ating Kristiyan ng pamumuhay, okay? So, nandito pa rin tayo sa mundong ito, kaya meron pong kaibigan na hindi ligtas, meron pong family, mo kamag-anak na hindi ligtas. Oo, meron po tayong relasyon. Pero, pagdating sa ating Kristiyan ng pamumuhay, siyempre, hindi pa sila ligtas, hindi nila alam kung ano pa ang kalooban ng Diyos, ano pa ang katotohanan. Kaya magkaroon tayo ng mga limitasyon sa ating fellowship kasama po nila. Naintindihan po. Kaya, dapat magkaroon tayo ng yung fellowship kasama ng mga kapatiran, spiritual, ng mas maigi. So, yung pang ating handog, pang kapayapaan, yung pang katanggap-tanggap sa Diyos. Okay, naintindihan po. So kaya, sabi ng Biblia, huwag kayong pakipamatok sa mga hindi mananampalataya. So hindi kaya natin mag-asawa kasama ng hindi ligtas. Kasi hindi nila alam ano pang katotohanan, hindi nila umiibig sa Panginoon ng mabuti dahil hindi pa sila maligtas. Tapos kaya po, ito pa ay pinakbawal ng Diyos. Kaya kung hindi, ito pa ay naging malaking kasalanan gaya ng nangyari sa kasaysayan ng Israel. So kaya ito po ang mga pamumuhay ng mga ligtas bilang ano po, pari, hari, bansang banal bilang Levitiko upang maglilingko sa Panginoon. Kaya next week po, meron po tayong Bible seminar. Tama po? Kaya bilang pari, bilang Levitiko, bilang bansang Israel, bansang Diyos, bansang banal, tuparin natin yung ating tungkulin ng mabuti.
para sa kanyang kalooban, para mas maraming kaluluwa ay babalik sa Panginoon sa pangitan ng sakripisyo ng Panginoon Jesus. Okay, hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mabangin aming dakilang amang Diyos na nakmamahal sa amin. Maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Ngayon araw, pinakaram po natin ang ating tungkulin, katungkulang bilang pagkapari, mahalikang pagkapari, bilang bansang banal, bilang hari ng bilang takalingkot para sa Panginoon. Kaya po, gaya ng ginawa ng Panginoon Jesus para sa atin sa pangikatan ng kanyang buhay, buong buhay niya, sana tayo din po ay nagiging mabuting malikang pagkapari at libitiko upang maglilingkod sa ministry ng Diyos. So sana bilang resulta ito, mas maraming kaluluwa ay babalik sa Panginoon at para sa inyong kaluwahatian. So maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya, inyong pagtsatsaga, pag-ibig tungo sa amin. Itinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.